Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Sinners Kaloy po, meron po tayong video ngayon na ating tatalakayin. At malaking pasasalamat po sa aking mga viewers, subscribers na nanood po dun sa aking nakaraang video about transparency sa PDEA at saka sa PNP tungkol po sa mga nahuhuli ng mga droga. Kailangan po sila maging transparent, hindi po yung style hulid up. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol po sa legal process. Unang-una po, sa pahayag ni Secretary Abalos ng DILG, ay araw po sila nag-shortcut at ito po ay yung courtesy resignation sa mga kapulisan, mga colonels at general, ay dahil mabagal daw po at tagal ang legal process. Marami pa raw itong pagdadaanan, kaya ginawa nilang shortcut at pinagre-resign na nga po. Ang sabi niya, appeal or appeal lamang sa mga colonels at mga generals. Hindi naman daw po ito mandatory. Pero, maniniwala ba kayo? Siyempre, command responsibility. Ang perception po ng mga tao, pag hindi ikaw nag-file ng courtesy resignation, anong isipin ng tao? Ikaw ay guilty, may tinatago ka. Which is not fair dun sa mga matitinong pulis. Hindi naman po lahat ng mga kapulisan natin ay masama or rogue or scalawags. Yun po ang nagiging perception ng ating mga kababayan. Ngayon, kung sinasabi na lang appeal lamang ito, hindi naman po mandatory. Ewan ko po sa inyo kung ano yung idea about sa appeal ni Secretary Abalos ng DILG. Pero ito po, himayin natin ang mga komento ng mga personalidad. Unang-una po kay Sal Panelo o dating prosecutor at batikang abogado, at sabi po niya, ang komento niya dito sa courtesy resignation ay dapat kasuhan kung sino man yung mga pinpointed na sinabi ni Secretary Abalos na kilala niya, around 10% lamang ng mga kapulisan. Malit lang po yun. Kung gugusto nila, kaya. Kung gustong kasuhan, maraming magagawa. Pero ayaw po. Gumawa sila ng shortcut. Kaya nga po itong courtesy resignation. Yan po ayon kay Attorney Sal Panelo. At ito naman po ang comment ni Mr. Evangelista ng VACC or yung Volunteer Against Crime and Corruption. Ito raw po ay drastic measure ni Secretary Abalos o ng pamumuno ni PBBM para gawin ito sa mga kapulisan. Dahil ang epekto po nito ay bababa ang mga moral ng mga rank and file o yung mabababang mga kapulisan. Siyempre, mayroon mga pulis dyan na naghahangad na ma-promote o nag-aantay ng mga promotion at saka yung mga tenure of service. Ba't kayo magre-resign? Yun din po ang sabi ni Mr. Carlos Conde ng Human Rights Watch. Siya po ang senior researcher. Ito lang daw po ay papogi sa panig ni Secretary Abalos dahil alam nila, palpak ang mga kanilang mekanismo tungkol sa drug laban sa droga. At ito po ang sinabi naman ni Congressman Dan Fernandez. Ito po ay isang frustration sa gobyerno at kay Secretary DILG Abalos. Kaya nila ginawa ito. Yun po ay kanilang mga komento at akin lang po pinapaalam sa inyo. Pero ito po ang pinaka-gist o yung pinaka-buod ng ating video ay yung legal process. Ang sabi ni Attorney Roque, kaya daw nagkaroon na shortcut. Kung napakatagal na proseso na pagdadaanan, kung kinakailangan na daanin sa usaping legal pa, na patalsikin yung mga koronel at mga general, kasi alam nyo naman, lahat ng mekanismo para disiplina. Si Secretary Abalos at ng gobyerno ni PBBM, dahil matagal nga po ang legal process dito sa Pilipinas, which shows hindi maganda ang ating judicial system. Pero, tandaan nyo po, kamakailan lang, ang anak ni DOJ Remulla na absuelto in 3 months sa kanyang kaso about
marijuana na galing sa Amerika. Naabswelto po siya. Marami pong haka-haka ang ating mga kababayan na ito ay dinapang ni DOJ Remulla. Dahil siyempre anak niya to. Ang mga prosecutors at mga judges ay under po sa kanya. Yun po ay ayon sa mga komento ng mga ating mga kababayan. Which is maybe or maybe not. Kaya nga po, kung kayang gawin in 3 months ang isang kaso, bakit yung ating mga kababayan inabot ng taon-taon sa kulungan tungkol sa droga na to? At kung ang legal process na kaya nilang gawin in 3 months sa anak ni DOJ, bakit hindi imbestigahan yung mga akusado o yung mga suspected na mga drug lords, na mga general at mga colonel? Ayon po naman kay Sal Panelo, imbestigahan, di ho ba? Yun po ay aking opinion din lang at aking hinimay-himay. Gusto ko lang pong i-share sa inyo para kayo ay magkisip, magkaroon ng critical thinking kung ang ating legal process dito sa Pilipinas ba ay kapanipaniwala or isang moro-moro lamang po. Yun lang po ang aking opinion. Sana maging pagmatsyag tayo sa mga pangyayari sa ating lipunan at sa ating gobyerno ni PBBM. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. At good day po. Maraming salamat.